sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, abay bumilis! Walang dudang bumilis ang inflation o antas nga ng pagtaas ng presyo ng bilihin noong buwan ng Hulyo. Ito'y naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA sa 4.4% noong nagdaang buwan. Mas mabilis yan kumpara sa 3.7% noong Hunyo. Ito ang unang beses na lumagpas ang buwan ng inflation sa 2-4% target band ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero kung titignan daw ang average inflation ng nakaraang 7 buwan, nasa 3.7% lamang ito. Pasok pa rin daw sa target ng BSP. Nakaka-apekto raw sa inflation ang pagsipa ng singil sa kuryente at presyo ng LPG. Nakadagdag din ang hindi may tatanggi ang mahal pa rin na bigas, baboy at manok. At mga kapatid, ang pinag-uusapan po dito na inflation ay oo, sa pangkalahatan. Pero kapag pinuntahan mo yung bawat region, mas mataas pa. Talaga naman. Opo, lalo na po dito ngayon sa may area ng Davao at Mindanao, particular po sa BARMM, lalong tumaas ang inflation. Samantala, kasunod naman yan, posibleng bumaba ang singil ng Meralco sa kuryente sa August billing. Tinataya kasing bababa ang generation charge ngayong buwan. Hindi pa matiyak ng Meralco kung may maaasahan talagang bawas singil. Kailangan pa raw hintayin ng Meralco ang billing mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para nga sa transmission charges. Hindi pa rin daw nakukuwenta ng kumpanya ang singil ng mga supplier nito. Pero tinatayang bumaba ang presyohan ng supply ng kuryente. Mawawalan po naman ng supply ng kuryente ang ilang bahagi po ng Metro Manila at ilang kalapit na mga lalawigan dahil sa maintenance activities. Apektado rito ang Alabang at Kupang sa Muntinlupa. Simula alas 8 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Magkakaroon din daw ng dalawang araw na power interruption sa Santa Cruz, Laguna at San Dionisio sa Parañaque. Mawawalan din po ng kuryente ang mga naturang lugar ng ilang minuto mamayang alas 11 ng gabi. Bago po mauulit ang power interruption bukas ng umaga, magkakaroon din po ng power interruption sa Batangas City, Santa Rosa, Laguna at sa Santa Quiteria sa Caloocan bukas ng gabi. Simula yan alas 11 ng gabi hanggang alas 4 po o alas 5 ng umaga kinabukasan. Magkakaroon din po ng dalawang araw na power interruption sa ilang bahagi po ng Bacoor, Cavite simula Biyernes ng gabi. Niratipikahan na ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report sa panukalang magpapahigpit sa batas laban sa pagpuslit ng produktong agrikultura. Inaasahang makatutulong ito para mapigilan ang sabuata ng smugglers sa tauhan ng Bureau of Customs. Layo na nga panukalang babaan ang threshold o ang halaga ng pinuslit na produkto para makonsidera itong economic sabotage. Mula sa dating 10 milyong piso, nasa 1 milyong piso na lamang ang kailangang maitalang halaga. Posibleng maharap sa habang buhay na pagkakakulong ang sinumang mahuhuli rito at pagmumultahin ng 3 beses ng halaga sa ipinuslit na produkto. Abay siya nawa. Samantala po naman, gusto na hong ipatanggal ni Senador Raffy Tulfo ang travel tax para po sa mga economy class passengers. Ayon po sa Senador, ito'y labag sa kanilang karapatan na bumiyahe at dagdag lamang daw ito sa kinakailangang pag-ipunan ng mga pasaherong bumabiyahe ng limitado po lamang daw ang budget. Dapat daw ang mga pasahero sa first class at business class lamang daw ang pinagbabayad ng naturang travel tax. Balak po daw ni Tulfo na maghain ng panukala ngayong Linggo para i-repeal o palitan ang batas na siyang nagpapataw ng travel tax sa lahat ng mga pasahero. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.